So ito yung mooring lines. Yan. Ito dinadaan yung mga stores. Ay, center lead. Ito yung universal roller. Ang nagiging na... Ito yung lift. Lift. Dahon. Agay sa hopper. Dun sa hopper. Pag-discharging. Pag-discharging. I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, touch your magic like Houdini. My body shaped like genie, booty dreamy, waist is teeny. Hi guys, yes, welcome back to my channel. Dito kami ngayon sa Munti Video. So, day 2 kayo sa loading operation namin. And since dito sa Uruguay is nag-strike sila, so wala kaming loading ngayon. Kaya naisipan ko magbe-video at magba-vlog. Kasi minsan lang itong pagkakataon na to. So marami sa mga kaibigan ko nagtatanong kung ano daw yung wood chip, no? Kasi may iba kasi klase na mga barko. At is yung wood chip is kukunti lang. So naisipan ko na gumawa ng video about sa barko na to. So since kakasampa ko lang at first time ko rin dito sa barko na to, sasamahan ako ng pangmalakas ang AB namin. Kasi mas familiar niya to at nakaraming wood chip na rin siya na experience. Guys, dito kayo magsimula sa pupa, yung pinaka-atras ng barko. O in English is up station. So dito, ipapamiliarize ako ng kasama ko kung anong mga nandito sa lugar na to. So, sige, una tayo. So una, ito. Ito yung flag. So, yan. Flag na Panama. Yan, oh. Kinakabit niya sa pupa kasi siya yung port of registry ng barko. Saan yung barko nakarehistro, doon siya nilalagay yung flag. Tapos doon naman sa taas yung... Mamaya, pagkita na sa taas yung flag sa mamaya. Sa taas is yung flag ng Uruguay. Kung saan yung lugar kami nakadao, doon nilalagay yung flag na yun. Host country. Host country, tama. Okay. So ito yung mooring lines. Yung mooring lines namin ay double braided. So, matibay ito siya. Matibay, are. Kasi matibay ng pagmamahal sa'yo ng... Matibay pala sa pagmamahalan nyo. Siguro. Matibay. Uplines, apat. Tapos, dalawang breastline, dalawa. Tapos, dalawa rin, spring line. Spring. Yun. Okay. So, tapos yung, ano ito, powered by... Hydraulic. Ito. Kaya, ito yan. Ano tawag niya? Ano tawag niya? Ito ay... Skyline. Brook hatch. Dito dinadaan yung mga stores. Nalagyan ito ng mga gamit. Okay. Dito nakatago yung... Ito yung Chambers of Secrets ni Maestro. Yun. So lahat ng mga stores ni Maestro, mga gamit. So, alos nandyan, nakatambak, no? Iba rin yung mga... Iba rin yung mga stores niya ng mga tools. Iba rin yung mga spears. So ang ibang mga gamit niya is nandito sa loob na to. So ito yung dadaanan. Tinatawag ito is rope hatch. Ito to. Ito ang tawag ito. Anong tawag ito? Tawag dito ay center lead. Matibay. Matibay to. Dito kinakabit yung tugboat. Dito pinasok. So good! Dadaan yung lubi ng tugboat. Pag inihila yung barko. Dadaan ang tugboat. Ay, saan ito tagbo? Yung lubid ng tagbo. So, dyan pinapadaan yung lubid ng tagbo pag hinilain kami ng tagbo. Sometimes, they call this panamachok. Panamachok? Center lead. So, pareho lang. Meron sa proa, meron din sa pupa. So, tinatawag is center lead. Okay. Panamachok. So, ano pa ba? Ito. Ito is... Mechanical ventilator. So, mechanical ventilator. Meron siyang motor para i-ventilate yung space sa loob para mawala yung fumes. Para safe siya pasukan anytime. So, kayos na tumatak mo yung mechanical ventilator. Okay. Ano ito? Isang mas malaki ito eh. Ano ito? Ano mas malaki na ito? Ano ito? Mas malaki kasi malaki yung space ng steering gear group. Kaya, malaki din yung mechanical ventilator. Okay, ventilator ang mga tawag ito. Vents. Vents, oh. Air vents. Ito yung tinatawag na air vents. Ito naman sa mooring. Nilalagyan namin ito ng ganito, lalo na pag matagal kami sa puerto. Tinatawag ito is rope protector. Oh,
para protector. Para protector, ba? So, ibig sabihin, pumuktahan niya yung rope. So, iwasan para iwas magasgas. Kasi pag magasgas kasi yung lubit, may possibility siya na maputol. So, nilalagyan ito para mas protektado siya, para mas safe. Para okay? Ang relation yan, pag sobrang gasgas na naputol. Yun. Yeah. So, sa lubit din, nilalagyan din ang rat guard. So, rat guard? So, parang sa mga daga. Guys, tip lang, no? Every time, itong safety pin, kailangan nakalock siya lagi. Yan, mga safety pins. Lagi niya lang dito, tapos. So, kailangan nakalock siya lagi kasi pag may PAC, may inspector, so pwede siya maging deficiency, di ba? Kasi, oh, kailangan naka-safety din siya lagi after gamitin. So, yeah. Tawag pala dito is mooring winch. So, ang tinatawag tawag ito is mooring winch. Ito yung control. Ito yung control ng mooring winch. Okay. Yan. Ito yung control ng mooring winch. So, yun yung brake. Yung pula. So, yun yung brake. Yan. Engage, disengage, engage, lever. Engage, disengage, lever. Lever. Lever or lover, boy? Yun. So, dito sa pupa, tatlo siya. Yan. App station, later. Yan. Airbnb. Kalak-kalak-kalak-kalak. Ang laki-laki mo, baby. Yan, oh. Dalawa to siya. So, ventilator sa engine room. So, ito yung paint room namin. Sa paint store. Yan. Tara. So, ito yung paint room namin. So, hindi natin bubuksan na lang kasi nakalak na. So, paint room. So, meaning, nandun yung mga pintura namin sa loob. So, ikot pa tayo. Ito. Anong tawag nito? Yan. Anong tawag niyan? Ito yung universal roller. Ibig sabihin, universal, horizontal at vertical, umiikot siya. Umiikot pa talaga yan? Umiikot to. Yun, lakas oh. Umiikot siya. Yan. Ito. Ito, meron kaming crane. Yan. Ito yung crane. Sa may crane yan. Starboard side, vision crane. Ginagamit din pag kuha ng provisions, mag stores, kahina, ginamit yan para sa bagahe. Kaya mayroon. So shout out nga pala sa kasama namin na bumaba na. Si Kuya Junjun, si Ivan, si Kuya Will, at si number one. So, lalo na sa partner ko na si Ivan na umiiyak. Partner, see you soon. Diba? Ito yung life prop namin. Sa barko, mayroon itong apat sa port side, dalawa dito, dalawa din sa starboard, pero pa pala isa sa proa, isa for safety purposes, ito ginagamit sa safety sa emergency part na emergency, ganun din yung life po. Pagkay malay yung operations nila to release. Okay. Ito yung post box na pula para kita-kita siya. Tapos meron siya sticker na sa gabi, kita mo rin itong sticker na to. Ang number ito ay matagiting na walang nozzle error. May nozzle. Yan. Case of emergency. Case of fire. So, maraming ganito, mapapaitot sa barko. So, mga may mga lugar. Kasi gamit talaga kailangan. Mandatory requirement. Yan, fire plan. Ano ba yan? Ano bang meron dyan sa loob na yan? Ang fire plan is yung mga plano if in case kung nasaan yung fire. Nasa fire plan, fire plan. Nakalagay yung mga safety equipments, precautionary methods, gagamitin para sa emergency. Master station. So in case of emergency, in case of abandoned ship, so dito kami magtitipon. May mga designated siya kung saan kami area pag nagdi-drill. So dito din kami nagpupwesto. So ano ang tawag nito? Tawag dito is bunker manifold. Dito, dumadaan yung bunker. Bunker kasi yung gamit na crudo or pag nagre-refuel, gas. Ang tawag nito is bunkering. Malaki. So ang tawag niya malaki na yan. Tawag dyan ay hopper. Open. Ginagamit yan during discharging operation. Yan binubuhos yung kargada galing sa bodega.
papunta, tapos meron siyang conveyor papuntang shore. So guys, tawag niyan is hopper, no? Ang tawag ito? Spare clip, dahon. Kasi hindi, hindi siya grab arm. Ang grab arm, ito yung arm. Ito yung arm. Ito yung arm. Ito yung arm. Yung lift. Lift. Dahon. Parang ano siya sa... So dito sa bodega guys, ang ginagamit para mag-lock talaga yung bodega para mas secure siya is ginagamitan ng cleats. Yan, yan. Yeah, ito yung cleats. Tawag dito is quick acting cleats. So iba-ibang klase ng cleats. So ang tawag ng cleats na yan is... quick acting cleats. Quick acting cleats. Kasi sa last bar ko, iba din yung cleats dun eh. Okay, may mga symbol din dito. CO2. So it's CO2 line. Case of emergency, kung mayroong fire sa loob, mayroong tayong CO2 bottle room. From that, mag-travel yung CO2 papunta dito para ma-extinguish yung fire sa loob. Lamig talaga dito sa Uruguay, no? Woo! Kajakay, naka-jacket kami ngayon, ganito, sobrang lamig. Ganito sa Bicol, yung malamig. Wow! Ito, ito ang tawag yan. Ito ang grab bucket. Sa operation ng discharging, siya yung kukuha ng kargada from the bodega papunta sa hopper. Doon inilagay sa hopper? Doon sa hopper. Pag-discharging? Pag-discharging. So ngayon, loading operation namin, kaya lang strike na, so walang loading. Pero dyan manggagaling yung kargada namin, maakyat dito, papunta sa bodega. Sa bodega. O yung apple dozer. Partner. Yeah. Ano ba ang gamit ng wood chip? Yun lang, hindi ko alam. Ano ba, para saan ba yung wood chip na yan? Ang wood chip is, siya yung ginagawang papel. Oh, yan para ginagawang papel? Na kailangan para gumawa ng papel. Kaya, maselon siya. So, napaka-importante pala itong kargada natin. No? Kasi yan pala ginagawa ng papel. Kailangan malinis. Kahit pintura or grasa or kahit ano, bawal siya makontaminate. Kasi pag ginawa na siyang papel, magmamark doon sa puti na papel. Kailangan pala talaga, no? Kung ano yung pag-contaminate sa kanya, magmamarka doon. Kaya very crucial ang pag-ganitong kargada. Dapat talaga malinis. Ito. Tawag dyan is hatch light during operation. Light hatch, okay. Light hatch. During operation, dito nilalagay yung ilaw. Ilaw yan. Para, kita mo. Parang sobrang kalawang na yun, no? Ito talaga kasi, ano siya? Exposed sa acid. Exposed sa acid, sa temperature, acidity, ganun talaga. Yo. Ang tawag nito is light hatch. Yan. Ito yung entrance hatch. O sa ibang term, tinatawag ito is booby hatch. Booby hatch, diba? Booby hatch. So, may light hatch, booby hatch. Pero ito yung entrance hatch. So, dito dumadaan, papasok sa bodega. So, palabas at saka papasok. So, ang pinaka-safe is yung spiral. Dalawang klase kasi yan. May vertical at saka spiral. So, pinaka-safe yung spiral. Siyempre, para mas may makakapitan ka. Ito naman, ito yung cage. Ito yung ginagamit. Ginagamit namin pag nag-release kami ng bodega, dito sumasakay yung tao para mag-washing. Ito nga pala kay Ibi na kay Ruem, no? Pinaka the best. Yun, pag malakasan. Yan, dyan sila sumasakay. Pag-release ng cargo residue. Oo. Kaya na, Pantel, matilapay sa dyan. Dito ako si Nicole. Sir, negative, sir. Si Nicole lang rin nandito, sir. Go-vlog. Gio sir, kailangan lang niya ng audience. Okay. Kailangan ng Gio sir. So, ito yung tinatawag na pilot ladder. So dito dumadaan yung piloto. Nagamitan to ng ere para mas maaari namin ito mas mabilis. Pwede rin siya gamitan ng manikita, yung mano-mano. So para mas madali, gagamitan ng ere. Yo, yumati. Yung tinatawag na baraka or mass house. Yun yung crane namin sa taas. Ito yung mass house. Tinatawag siya na another term is baraka. Ano bang nandito sa loob? Yan. Ano ba yung machine na yan? May machine, no? Ano ba yan?
yan yung machine na ginagamit sa emergency operation ng opening ng cargo hatch cover. Ah, halimbawa pala kung nag nagka-emergency nagluloko, pwede pala yan gamitin. Yan ang ginagamit. Para sa emergency operation. Sometimes ginagamit niya for educational purposes. So, continue. Continue outdoor. Tinawagan kasi kanina. Yan, ano ba yan? Keep close at sea. So, ano ba tawag yan? Tawag yan ang air vents ng... Natural vent ng bodega. See? Bakit kailangan may air vent? Oo nga, bakit kailangan may air vent? Kasi ganito yun. Ang air vents, may mga kargada na mataas ang fumes. Kailangan mo i-release yung fumes. Kasi kung hindi, pwede siya mag-cause na explosion. Pag masyadong compact na yung fumes. Tapos, may times din na kailangan mo siya i-ventilate. Tapos, para ma-release yung fumes. Tsaka ma-release din yung odor nila. Kaya siya nag-keep close at sea kasi minsan sa dagat, maulan, maalon, pwedeng mabasa yung kargada. Now, which is, pag nabasa ang kargada, contamination ng seawater, masisira. So guys, dito na tayo ngayon sa proa or forward station. So ito yung mga makikita sa proa. Mga pogi. Same pa rin. Meron siyang mooring winch and windlass. Yung windlass, yung ginagamit pag ano, mag-aarya ng angkla. Sa proa. Oh, bakit nga ba may life proa? Kapasok din na 6 persons. Doon malaki nito makikita. Kasi during standby or merong bad weather tapos may nangyari kailangan mag-evacuate ng barko tapos andito kayo sa proa, ito yun yan yung gagamitin natin, yung gagamitin. Hindi na tayo tatakbo doon sa dun, kung kasi malayo pa yun. Pagpunta mo doon is at least na dito ka na marami. So kailangan talaga required na mayroong life support talaga natin. Kasi may instance din na sa sobrang haba ng barko, yung mga habang barko na pupunta ng barko, hindi na sila makapagdagal. Kaya meron ito. Tapos, hindi lang ito, sa loob nito, meron ni Kasa, meron life jacket. So, papasok tayo doon sa loob. Suit. Ang tawag ito sa loob is Boson Store. Tindahan ni Maestro. Tindahan ni Maestro. Papasok tayo sa loob. So, dito tayo sa loob ng Boson Store. Dito sa Boson Store, ano makikita natin dito sa Boson Store? Dito yung motor ng windlass, yung malaki. Itong maliit, yung motor ng bodega. And then, nandito rin yung mga spare na gamit ni Maestro. Congratulations! Diba next? Ito yung sinasabi natin na left. Life-saving aparatus, life jacket, which is kailangan talaga ito, immersion suit pag malamig sa malamig na lugar, mga spare ng hydrant, anode, full tools, for anchoring, halos nandito yung mga gadget na para sa upstation. Spare na lubid, nets. Papasok tayo dyan, papasok tayo. Yan yung chambers of secrets. Ito yung mga, restricted area. Bakit siya restricted? Kasi bawal pasokin pag restricted lang. Walang permiso. So kaya naman tayo humingi ng permiso. Sa chip. Yan, ilaw. Ano? So, ito yung tinatawag na conveyor room. Ito, palaging kayo pag nagbukas kayo ng pintuan, make it sure na palaging nilalagay yung pag sa barko, magalaw ang barko. Pwede kayong hampasin ito bigla, pero bakal ito. Pwede kayo may injury. So, papasok tayo. Guys, ito yung tawag ito is shuttle conveyor. Shuttle conveyor, siya yung mag-deliver ng kargada from barko to the shore. Shuttle.
So papakita namin sa inyo yung connection dito sa labas. So kaya yung connection sa labas is binubuksan doon. So conveyor shoot ng main conveyor. Yan. So dito dyan. Dyan galing yung kargada from hopper number 2, number 3, and number 4. Dyan ang bagsak niya sa main conveyor. Papunta doon sa shuttle conveyor hanggang makarating siya sa shore. Okay. Ito naman mo sa ano? Parts ng conveyor. So, Parts ng conveyor. Yeah. Guys. Yan. Part ng conveyor. Ito ang conveyor belt. Conveyor belt ang tawag dito. Ito ang tawag dito sa ano, roller. Pero may iba-ibang klase ng roller. Ito, tatlo siya. Ang tawag dito, carrier roller. Ito naman, sinalim. Ang tawag dito is return roller. Ito yung pinakamahabang roller. Return roller. Okay. Ano ba yan? Yan, ano ba yan? Ano ba yung air vent? Bakit may air vent? Bakit may air vent? Ang air vent, siya yung labasan ng tubig or galing siya sa ballast. Okay, bakit may ballast? Ano yung ballast? Yun, ballast. Ang ballast, siya yung stabilizer ng barko. Pag yung barko is very light, nalagyan siya ng ballast para ma-stabilize siya. Kasi mayroong tinatawag na top heavy. Meron din para hindi magalaw ang barko, stable siya tumakbo, hindi siya maglilist ng left or right. Kasi sa barko, ang left or right is port and starboard. Yeah. Tawag yan, yan. Ito, yeah. Anong tawag nito? Ito talaga yung pinakamagandang upuan talaga sa barko. Nag-delate, nag-holding hands. Ang tawag nito ay beats. Pag nasa pantalan, bullard. Bullard, sa pantalan, bullard. Pag nasa pantalan, bullard. Pag sa barko, beats. Dito, tinatali yung tali. Para magtali, para hilayin ng barko, dito tinatali. Yeah. Dito napupunta yung weight ng tinatali ng tugboat. So, pag sa barko, beats. Pag nasa pantalan, bullard. Wind glass. Tinatawag na wind glass. Bakit wind glass? Ito ang parts ng wind glass, stopper. So, yung wind glass roller. Break? Kalawang. Kalawang. Tapos, ito yung chain. Chain. Ito yung nag-hold doon sa ankla. Ano sa ankla, nandun sa baba. Sa baba, ankla. Tapos may part ng chain, ito, kaya ba siya kung parang dito? Saan yung swivel? Ito, tawag dito is shackle. Oh, yan, tinatawag na shackle. Ito naman sa baba, parang yung isa is swivel. Yan yung umiikot. Yan yung umiikot ng 360 degrees. Ito naman yung intershackle. Ang tawag dito kasi sa anklays. Intershackle. Ito yung nagdudugtong sa bawat chain. Sa bawat dugtong ng chain. So, dito mo rin ma-determine kung ilang shackle. Oh. May markers naman yan. For example, one shackle, two shackle. Nasa haba na kasi. Ito yun. Ito yung tinatawag na Panama choke. Bakit nga ba tinawag na Panama choke? Tinawag siya na Panama choke kasi ang gamit talaga sa kanya is pag doon ka sa Panama na daan, Panama Canal, pag daan mo doon sa dyan isasabit yung kable ng monorail. Yung monorail, yun yung maghihila sa barko. Sabay siya hilain, pantay siya hanggang sa makatawid ng kanal. Okay. Labasan nito, partner, oh. Yes. Ganda sana ang labasan dito, guys, kaya lang. Saka magandang labasan dito. Yeah. Yun, ang maganda. Yun, no? Kaya lang. Magandang labasan. Patay tayo dyan. Ano? Kaya lang, nice, bawal. No? So, magpapasalamat tayo sa partner natin na sinamahan tayo sa ating vlog for today. So, maraming salamat at marami tayong natutunan. And I hope sa mga aspiring na gusto rin maging katulad namin, I hope na meron kayong natutunan kahit konti, no? Kahit wala, basta okay lang. Basta okay lang. So, yun guys. So, if you have any suggestions sa
next vlog natin pwede natin gawin, just comment down below and gagawa natin ng paraan yan. So, yun guys, no? Thanks for watching and don't forget to subscribe. Yeah. Bye-bye. Ciao.